Yung mga excited po, pwede bang sumigaw na malakas na hallelujah? So, sa araw pong ito, pinagdiriwang ng mundo yung araw ng palaspas. May nakita po ba kayong mga may palaspas na hawak sa labas? Meron, okay. So sa atin ngayon, ipagdiriwang natin yung kadakilaan at grabing pag-ibig ng Diyos, amen, sa bawat buhay po ng bawat isa. And sabi po dito, in the book of Matthew chapter 21, verse 1 to 11 po. Pero yung 9 tapos po, 10, 11, 12 na lang po yung babasahin natin. Sabi dito in 9, then the crowd who went ahead of him and those who followed keep shouting. Yung mga tao po sumisigaw, sabi, Hosanna to the Son of David who comes in the name of the Lord. Sabi po dito, blessed is the one, Hosanna in the highest. Amen po ba? Alam niyo po yung senaryo pong ito. Ito po yung sumakay si Jesus sa donkey. Pumasok po sila sa Jerusalem. And alam niyo po, in verse 8, walang magamit na pangpuri yung mga tao. Ginawa nila yung balabal nila, nilatag nila sa daan. Tapos kumuha sila ng mga dahon, tapos binagayway nila sa Panginoon. And alam nyo po, sa umagang ito, hindi natin kailangan ng dahon. Kailangan lang natin iwagayway natin yung kamay natin at patuloy tayong papalakpak at ihiyaw sa ating Diyos sa buhay. Amen po ba? Kaya sige po, sa umaga pong ito, patuloy po tayo magbigay ng papuri sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Thank you God! Salamat po, Panginoon! Patuloy ka namin pinapapapurihan sa umagang ito. Salamat po, Ama. Minsan pa, Panginoon, sa umagang ito, pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Walang ibang Diyos sa karapat dapat pag-alayan ng aming pagpalakpak. Walang ibang Diyos sa karapat dapat pag-alayan ng aming mga hiyawan, kundi kay lamang po, Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon. Mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon, yung pagpupuri at pagsamba namin. At paikinig namin ang salita mo, Panginoon, sa araw ito. Salamat po, Ama. Minsan pa, sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. And once again, pakitabik nga po yung katabi mo. Sabi mo, ang ganda mo at ang pogi mo. Yan. So sa apong pong ito, pakikamayan yung bawat katabi nyo at malaya tayong umikot sa umagang ito at kamayan yung mga kapatid natin. As we say, mahal na mahal kita sa Panginoon. Hey! Hey! Onting smile naman dyan. Tapos clap, clap. Yan. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Hey! Mahal na mahal kita. Pwede na po tayong umikot at yakapin at kamayan po ang ating mga kapatid. Kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Hindi naman yung mga tao dyan, parang hindi nyo nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos, ah. Kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Habang buhay! Hey! Habang buhay, papupulit purihan ka habang buhay, maglilingkod sa'yo habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Minsan pa, habang buhay, habang buhay, come on, papupurihan ka. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal. Come on. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Napaingitian naman yung katabi nyo. Yan. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa
Panginoon. Kailanman. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita pakisabi sa katabi mo yan, di kita ipagpapalit. Sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita sa Panginoon. Pakisabi ulit sa katabi sa uling pagkakataon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita sa Panginoon. Hallelujah! Mahalin po ba tayo sumigaw ng malakas sa Jesus? And tuloy-tuloy na po tayo sa umagang ito. Sino po yung handa ng sumamba at magpuri sa ating Diyos? Hallelujah! Sa umaga pong ito, praise God, sa umaga pong ito, alam kong excited kayo kasi magjo-Diyos ko tayo sa umagang ito. Amen po ba? And sabi po ng salita ng Diyos, In Awit chapter 47 verse 1, sabi doon, clap your hands all you people, shout to God with a joyful praise. Kaya sa umagang ito, purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Isang papalakpak sa ating Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Sino, may tanong po ako, sino po dito yung may pangangailangan? May pangangailangang financial? Hallelujah! At naniniwala po ako sa lahat ng may mga pananampalataya sa ating Diyos na buhay, na ang pangako ng Panginoon, lahat ng pangako ng Panginoon, they are yes and amen. At pag may pananampalataya tayo, sabi ng salita ng Diyos in the book of Hebrews, faith is being sure of what we hope for and certain of the things, amen, that we do not see. Kaya naniniwala ako sa hapong ito, anumang pangangailangan mo, hallelujah, kakatagpuin ng ating Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Kaya patuloy nating purihin ang ating Diyos. Hallelujah! We believe, hallelujah, that God will provide all our needs. Hallelujah! Hallelujah! Come and join! Let's worship the praise of God! Hallelujah! Hallelujah! Palakpak sa Diyos na buhay! Hey! When I was in need, when I was in need, I needed a friend. I was alone, I needed a hand. I was going down, but someone rescued me. My God cares! My God cares too much to say. His mercy's on you every day. I get up to pray and then hope. Once again, when I was in need, when I was in need, I needed a friend. I was alone, I needed a hand. I was falling down, but someone rescued me. My God cares for you and me. My God cares too much to say. His mercy's on you every day. I get up to pray and then hope is on his way. We walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. If things go wrong, it will be alright. For someone's greater is watching over me. My God cares. My God cares too much to say. His mercy's on you every day. I get up to pray and then help is on his way. Once again, we walk by faith and not by sight. I walk by faith. Hey! And not by sight. If things go wrong, it will be alright. Someone's greater is watching over me. My God cares. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get on to pray and then help is on its way. Now we pray, we believe. Now we pray, I believe. I've got everything I need. I walk by faith and not by what I see. We've got friends in high places. I've got friends in high places. I've got someone I can call. And I've got someone watching over me. Now in faith we believe. Now in faith I believe. I've got everything.
papeirin at pagwarasi. I've got friends in high places. I've got someone I can call. And I've got someone watching over me. When I was in need, when I was in need, I needed a prayer. I was alone, I needed a hand. I was going down, but someone rescued me. My God cares for you. My God cares so much to say. His mercy is on you every day. I get on to pray and then help. It's on its way. We walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by sight. If things go wrong, it will be alright. Someone's greater is watching over me. My God cares. My God cares too much to say. His mercy is on you every day. Get on to pray and then help is on its way. We walk by pain and not by sight. I walk by pain and not by sight. If things go wrong, it will be alright. Someone is greater, is watching over me. My God cares. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get on to pray and then help is on its way. Now in pain I believe, I got everything I need. I walk by faith and not by what I see. I've got friends in high places. I've got someone I can call. And I've got someone watching over me. Now in faith we believe. Now in pain I believe, I got everything. I walk by faith and not by what I see. We've got friends in high places. I've got friends in high places. I've got someone I can call. And I've got someone watching over me. Now in faith. Now in faith I believe. Naniniwala po ba kayo? Walk by faith and not by what I see. We've got friends in high places. I've got friends in high places. I've got someone I can call. And I've got someone watching over me. Once again, with all our voice we raise, now in faith we believe. Now in faith I believe. I've got everything I need. I walk by faith and not by what I see. We've got Jesus. I've got friends in high places. I've got someone I can call. And I've got someone watching for the last time. Now in faith. Now in faith I believe. I've got everything I need. I walk by faith and not by what I see. I've got friends in high places. I've got someone I can call. And I've got someone watching over me. God says yes. God says yes. And I know that I'm blessed. Yes, got a heart that at rest. Yes, and a future that's sealed. Yes, if I'm healed, that I'm healed. I'm not afraid of the circumstances, 'cause I've already found the answer in Christ. All of God's promises are yes, yes and amen, yes, and I know that I'm blessed, yes, got a heart that at rest, yes, and a future that's sealed, yes, if I'm healed, then I'm healed, I'm not afraid of the circumstances, 'cause I already found the answer in Christ. All of God's promises are yes, yes and amen. All God's promises. They are what? Yes and amen. Celebrate God's promises. Yes and amen. All God's promises. Yes and amen. Celebrate God's promises. Come on, sing all God's promises. Yes and amen. All God's promises.
Siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, worthy is the Lamb who was slain to receive the power, wealth, wisdom, and strength, glory, and honor, and praise. Amen. Sama-sama nating purihin ang ating Diyos na sa Lord, who cares?
Reconcile.
Yara la 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 la
Not emotions, it's not high, but this is the fruit of you, Jesus. Jesus, you are Jesus.
we worship you. Every time confess. Yeah, lift your hearts to Jesus. Lift your praise to Jesus, church. He is our God. He is our Lord. Jesus is in this place. Power and exaltation, Jesus, Savior.
bless your name above all names. We bless your holy name. And all that is within us, bless your holy name. Cause your love and goodness, God's presence is following us. All the days of our lives, we worship you. Thank you, Jesus. Worship you. Thank you, Jesus. Jesus is in this place, church. Ang Panginoong Jesus ay nasa lugar natin. And this morning, before I close in prayer in our worship, take this moment. Somebody in the room needs this hack. Babae sa lalaki, please, ihag mo yung katabi mo. Because I don't know, some of you needs the encouragement from the Lord. And by this hack, the presence of God, I know it's inappropriate, pero yet, this is what I'm hearing from the Lord. Somebody needs that warm hack. Yan yung patunay na yung Panginoon nasa lugar natin. It will help some people to feel the true presence of God. Because His love is overwhelming. His presence is overwhelming. His anointing, His power is anointing. Yes, just express the love, express such the power of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You don't need to say a word, hindi nyo kailangan magsalita, pero you will sense the presence of God in that. Yes, Father, I thank you. I thank you. Kasi kung papaano kang iisa, Panginoon, the Father, the Son, and the Spirit is one God. We believe as a church, we could really sense you in this place. Ramdamang-dama ka po namin, ramdam na ramdam po namin yung presensya mo sa lugar na ito. And this moment, Lord, for those people na maaring hindi pa po nila ito maintindihan, I thank you because our brethren, Lord, ito yung magpapatunay ang mga kapatid namin sa lugar na ito, magpapatunay na merong totoong Diyos at buhay na Diyos. And with this presence that comes from you, that comes from you, Lord, wala kaming ibang itatanghal, wala kaming ibang pararangalan, wala kaming dadakilain at luluwalhatiin sa lugar na ito na may matinding pagmamahal at pagrespeto. Ikaw lang yon, Jesus. Pangalan mo lamang ang aming papupurihan. Pangalan mo lamang ang aming dadakilain. Pangalan mo lamang ang aming luluwalhatiin. Pangalan mo lang ang aming sasambahin. Pangalan mo, Jesus, ang aming papupurihan. We thank you, Lord, for your presence. And as we continue to hear your words, as we continue to delight in you, patuloy mong baguhin ang buhay po namin ayon sa iyong kalooban. At sa iyong kapangyarihan. We give you the praise, we give you the glory, we give you the honor. This is all we pray in Jesus' name. And let the church says, Amen and Amen and Amen. Bumalapak po ng malakas ang lahat na nakaramdam ng presence ng God. Hallelujah! Ngayon naman pong umagang ito ay tayo yung mag-worship sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. So basahin po natin ang salita ng Panginoon. Sa Proverbs 11, 24 to 25, nakalagay po rito, give freely and become more wealthy. Okay, so ulitin ko po, give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. The generous will prosper. Those who refresh others will be themselves be refreshed. So sa umaga pong ito, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Our gracious and loving Father God in heaven. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord, we rebuke
yung empty-handed, Panginoon, sa umagang ito, in Jesus Christ's name. Lord, hindi kami pupunta sa iyo, hindi kami mag-worship nung wala kaming dalang pasasalamat sa iyo. Hindi kami sasamba sa iyo nung wala-wala lang, nung wala kaming dala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. In Jesus Christ's name, Lord, we uproot yung spirito ng poverty in Jesus Christ's name sa mga oras ito. Yung mga mentality na hindi nakalulugod sa iyo sa pagbibigay, Panginoon, in Jesus Christ's name. Lord, we uproot yung kakuriputan in Jesus Christ's name. Lord, we uproot yung mga kakunatan sa pagbibigay in Jesus Christ's name. Lord, hindi namin ito pinahintulutan o ugar in Jesus Christ's name. Inaalis po namin ito. Lord, we allow only the Christ-like mind, O God. Lord, yung pagbibigay na mentality, O God, the prosperous mind, yung generous mind, O God, Lord, in Jesus Christ's name, ito po yung idaloy niyo po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy mo nga po, Panginoon, na pakapunuin, O God, Lord, in Jesus Christ's name, kung kinakausap ka sa ng Panginoon sa oras na ito, Panginoon, harden not your heart. Obey God. Kung kinakausap ka ng Panginoon na ibigay mo, especially you in the online na nanonood ngayon in Jesus Christ's name na kinakausap ng Panginoon, harden not your heart. Give. 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 In Jesus Christ's name. And you will see how the Lord is faithful to your life. In Jesus Christ's name. Allow the miracle to happen. Lord, in Jesus Christ's name, we use the authority that you've given to us, Lord, in Luke 10, O God, in Jesus Christ's name. Lord, we declare and decree, O God, in Jesus Christ's name. Lord, we receive anumang pangangailangan ng bawat isa naririto, even sa online, Lord God. Kaya mo kumilos, Panginoon, in Jesus Christ's name. Lord, we claim. We claim it in Jesus Christ's name. Lord, ano man pangangailangan, ito man po, Panginoon, pambayad ng bills in Jesus Christ's name. Maging, Panginoon, sa bahay-sambahang ito, Panginoon, Lord, ikiniklaim po namin, Panginoon, na provided na nga po, Panginoon, Lord, especially yung church lot and building, O God, in Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. Lord, hallelujah, hallelujah. Ang pangalan mo ang matatanyag. It's not by might nor by power, but by your spirit alone, O God, in Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. O God, in Jesus Christ's name. Lord, we use our authority, O God, na Panginoon, ito nga po, Panginoon, ang bawat isang tapat na nagbibigay sa iyo ay pagpapalain mo. It will overflow, O God. It will overflow, O God. Pour it out, O Lord, in Jesus Christ's name. Salamat po, Panginoon, na patuloy mong pupunuin ang aming mga wallet, ang aming mga bank accounts, O God, in Jesus Christ's name. All currencies, O God, tinatawagan po namin, Panginoon, even the cryptocurrencies, O God, ay papasok sa aming mga bank accounts, O God, in Jesus Christ's name. Hallelujah. Ang aming mga palabigasan, Panginoon, ay pupunuin mo. Hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon, in Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. Salamat po, Panginoon. O God, alam po namin na mas tapat ka sa amin, Panginoon. Hallelujah. In Jesus Christ's name. Walang ibang matatanyag, walang ibang mahayag, kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Mapangyayari, Panginoon. Mapangyayari. Nakikita po namin, Panginoon, hallelujah. Ano man, tinatanong ka ng Panginoon, anong pangangailangan mo ngayon? Mapangyayari in Jesus Christ's name. Makikita ng aming dalawang mata, Panginoon, hallelujah. We claim it, O God, in Jesus Christ's name. We claim it, O God, in Jesus Christ's name. Dahil tapat ka, Panginoon, hallelujah. Salamat nga po, Panginoon, Lord, maging, Panginoon, sa mga ingat yaman, hallelujah. Bigyan niyo po, Panginoon, ng knowledge and wisdom ang bawat isa, Panginoon, at patuloy, Panginoon, mamanage ng tama, Panginoon, ang mga pagpapalang ito, Panginoon, hallelujah. Salamat po, Panginoon, ang bawat isa na nagre-representante, Panginoon, ng bawat pamilya na naririto, Panginoon, pagpalain niyo nga po, Panginoon, O God, in Jesus Christ's name. Kung sino man ang naghahanap ng hanap buhay o ng trabaho, in Jesus Christ's name, claim it. Makakatagpo ka ng trabaho. Ngunit, alalahanin mo ang Panginoon mo na nagbigay ng trabaho sa iyo. In Jesus Christ's name, maging sa mga naghahanap ng opportunity or business, in Jesus Christ's name, provide it, O Lord. Lord, hayaan mo nga po, Panginoon, na maibigay nila ang tama at nararapat at totoo para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos.
Sa iyo po namin patuloy na ibinabalik ang lahat. We bring back to you all the glory, honor, and praises in Jesus Christ's name. Amen and amen. Praise God po yung palakpak po para sa ating Diyos sa buhay. At sa umaga pong ito, maghahapon na po, makakatungay po tayo ng isang presentation po sa magi-keyboard po, naturuan po sa keyboard po. And hoping po na lahat ng may talent, calling sa lahat na marunong tumugtog, sumayaw, kumantay, paggamit po natin yung talento natin sa Panginoon. Once again, palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Pwede na po tayo magbigay habang tumutugtog po. Kabitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilaraw ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad. Noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Praise God, purihin po ang Diyos, palakpakan nga po natin ang Panginoon. God knows what is in here at the pulpit. Okay, praise the Lord, purihin po natin ang Diyos sa umagang ito. Sino po yung mga pinagpala ng Panginoon? Amen. Everybody are blessed by God. Amen. Praise God. At sa umaga pong ito, patuloy nating pag-aaralan. Sabi, ang binigay po natin, authority to declare how to recover our wealth. Authority to declare wealth. Okay. Kung alam niyo, basta authority to declare wealth. Okay. So, yun po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. We have an authority to declare wealth. Okay. Praise God. Makibukas po kayo sa akin. Ito po yung ating text, team verse for this week. Deuteronomy 28:1-2. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above, and all the nations of the world you will be experience this blessing if you obey the Lord your God. Diyan na lang muna, Ate Alicia. Okay, praise God. Salamat sa Panginoon dahil talagang ang Diyos po ang kikilos sa umagang ito. I know the Lord will give the word to you. Hindi po to galing sa akin, galing talaga to sa Diyos. Dahil alam ng Diyos kung ano ang meron ang pulpitong ito sa araw na ito. Kaya to God be all the glory, ano man ang marinig nyo, I know that it is come from God. Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis 1:28. Okay. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Sabi, be fruitful and multiply. Because ang pag-uusapan natin dito, authority to declare wealth. Okay. Fill the earth and govern it. Reign over the fish and the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. Okay. So, pag-uusapan po natin ito, paano natin marirecover ang
at maibabalik kung ano man yung kasaganaan na nararapat sa atin. Okay. Basahin po muna natin yung mga text. Proverbs 18 verse 21, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Okay, and Luke 10:19, di ba kuya, pareho tayo kahit di tayo nag-usap. Luke, I have given you the authority over all the power of the enemy. Ano pong binigay sa atin ng Diyos? Power and authority. Power and authority ang binigay sa atin ng Diyos. And you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you or nothing will harm you. Praise God. Pagpalain po ang pagkabasa ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng lahat sa amin na naririto, Panginoon Diyos. Alam mo ang dinadala ng lahat, kilala mo kami. Kaya sa umagang ito, idinudulog ko sila sa iyo, Panginoon. Maging ang iyong lingkod ay patuloy mong pakasamahan sa paghahayag ng iyong mga salita. Lord, open their hearts, their ears, and their spiritual soul, O Lord God, upang anuman ang marinig nila, Panginoon, ito'y patuloy na maipamuhay ng bawat isa, O God. Hindi ito mananatiling salita, ito ay magkakaroon ng buhay sa bawat. Ito ang laging panalangin ng mga lingkod na nagsasalita, O Lord God, ang maging buhay ito sa buhay ng bawat isa, O God. Hallelujah. Kaya salamat po, Panginoon, at patuloy kang kikilos sa mga oras na to sa pagsasalita ng iyong lingkod. Hayaan mong ang pangalan mo ang matataas, ang lingkod ay ibaba mula ng mababang ba mababa, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang mataas na papuri, pasasalamat at pagdakila. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. And mga prayer warrior, double time po tayo sa pananalangin. Mamaya po malalaman niyo ang kadahilanan. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sabi doon sa Proverbs 18:21. Okay, Proverbs 18, the tongue can bring death or life. Nakakapagdala to ng kamatayan at ng buhay. Those who love to talk will reap the consequence. Kung ano man ang ating mga sinasabi, aanihin natin to. Diba? What you sow is what you reap. Kaya kung ikay Marites, malamang si Parites ang partner mo. Diba? Malamang si Parites ang partner mo. Kaya iwas-iwas din mga Marites at aanihin nyo kung ano man ang inyong mga itinatanim. Ano man ang pinapahayag ng labi nyo, kung ito ay masama, aanihin nyo masama. Kung ito ay kabutihan, aanihin natin ay kabutihan. Amen? At sabi din ng Proverbs, na ang Luke 10:19, I have given you authority over all the power of the enemy. Okay. So meron tayong kapangyarihan. Lahat tayo, meron tayong binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan sa anumang uri ng anumang nakalaan ng kaaway para sa iyo. Meron ang Diyos na kapangyarihan ibinigay sa iyo. So hindi po sinasabing si pastor lang ang may kapangyarihan. Lahat tayo dahil ang salita ng Diyos para sa lahat. Okay? So yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Sino po ba yung nakagat na dito ng ahas? Meron po ba? Si Chiwi. Sino pong nakagat na ng scorpions? Okay. I-research mo na lang Ate Noralyn kung ano scorpion. Mag-explain pa tayo dito. Okay. Kung sa mga nakakagat po ng ahas or ni Chiwi boy, alam natin masakit 'yon, 'di ba? Masakit at ang scorpions po pag nakakagat, masakit yon, sobrang masakit, mainit. Okay? Mainit yon at it caused death. Okay. O, ibig pong sabihin, kung ano man ang ating mga nararamdaman, anumang kahirapan meron tayo sa buhay, we have the power to resist it. We have the power to claim it. Okay? So yun po yung ano, kahit anong sakit ng mga pangyayari sa ating mga buhay, meron pa rin tayong karapatan. May binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na anuman yung pains na yan na hindi naranas natin, meron tayong karapatan na palayasin yan sa ating mga buhay. Okay? Anuman yun, no one is perfect. Pero ang perfect yung Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero sa umaga pong ito, nais kong ipahayag sa inyo, sabi, money is the root
off our evil. Is it true? No. Ang sabi ng Bible, love of money is the root of all evil. Yung pagmamahal, hindi po masamang naghahanap buhay tayo. Hindi masama na tayo ay may trabaho. Ang nagiging masama, kung ito ang nagiging dahilan kung bakit nalalayo tayo sa Panginoon. Hey, kaya nga sabi, we need to recover it. And how to recover it? Paano natin marirecover to? Yung kasaganaan na dapat tayo. Kasi sabi ng Bible, pumarito ang Diyos, God is coming to give us life, abundance life. Sabi abundant. Pero bakit ka naghihirap? Bakit tayo naghihirap? Hey, pag-aaralan po natin yan mamaya at kung paano natin ito i-recover. We will use the authority that the Lord has given to us. Okay? Lahat tayo binigyan ng Panginoon ng authority na ipahayag, na sabihin, sabi to declare. We need to declare that authority that we have. Kailangan natin itong ideklara. Sa Hebrew word, declare, ang declare po, akbah. Akbah, A-C-H-B-A-H, akbah. So, ibig sabihin, to make known, to declare, ipaalam mo, to make known, to let them know, ideklara mo kung ano ang kapangyarihang meron ka. Okay? Use your tongue. Sabi mo sa binasa natin sa Proverbs, we need to use our tongue. Okay? Kung noong isang linggo, pinag-aralan natin ang buhay ni Elijah, ngayon po, pag-aaralan naman natin ang isang propeta. Okay? Papakilala po ako sa inyo na isang propeta. Siya po ay si Ezekiel. Si Ezekiel po, siya ay isang prophet, but at the same time, he is also a priest. He came from the family of a priest. Okay? So, ibig sabihin, siya po ay Levites. Galing siya sa tribe ng mga Levita. Okay? So, basahin po natin ang Ezekiel 37, verse 1 to 10. Oh, Kuya, help me. In Jesus' name, Lord, help me. Okay. So, si Ezekiel 1 to 3, Ati Alicia. Tama? 37? Okay. Ezekiel 37, Tagalog po kasi dito sa akin. So, sabi dito, 37, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Sabi po dito, tuyong-tuyo na. So, ibig sabihin, dry na. Ano ba ang natutuyo sa iyong buhay? Ano ba yung natutuyo na kailangan nating bigyang buhay? Okay. So, sabi sa 3, tinanong niya ako, tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako. Si Ezekiel sumagot, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Diba? Playing safe si Ezekiel, no? Hindi siya nagsalita ng sarili niyang idea. Talagang ibinigay niya pa rin sa Panginoon. Sabi po dun sa verse 1, sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako. Sabi doon, I was carried away by the Spirit of the Lord. So it means, siya po ay filled ng banal na espiritu. Puspos ng banal na espiritu si Ezekiel at that time na dinala siya ng Panginoon doon sa lambak ng mga bungo, okay, ng mga kalansay. Ano po sabi dito, tinanong siya ni Yahweh, tao, palagay mo ba ay maaari pa itong mabuhay? Kung kayo ang makakita po ng mga kalansay, kayo ang tatanungin, palagay mo ba mabubuhay mo? Siyempre sa ating sariling pananaw, pero tandaan natin, kasama niya ang Diyos that time. And He is filled by the Holy Spirit that time. Okay, tutuloy po natin. Sinabi niya, magpahayag ka. Okay, sige sa 4 ate. Okay, sabi dito, sinabi niya sa akin sa 4 na magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ano pong sabi? Magpahayag ka. So inutusan niya si Ezekiel na magpahayag sa mga kalansay.
Okay. Ang sabi po sa 5, ito ang ipinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo ay mabubuhay. Yan, praise God. And sa 6 po, sabi doon, lalagyan ko kayo ng litid, ng laman, at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo ay mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam nyo, habang binabasa ko po ito, habang pinag-aaralan ko, kasi talagang ayaw kasi namin mag-usap ni Kuya pagdating sa pagtuturo. Kasi baka maggayahan kami, eh, no? So dapat magkaiba yung maririnig. Pero alam nyo, ang galing ng Panginoon. Kasi hindi ko mai... Habang si Kuya, lagi akong sinisilip ng ginugulo sa loob ng kwarto. Haba po ako ay nag-aaral, kulit siya ng kulit kasi hindi din daw niya makonstruct. Dahil may mga binigay na verses na parang sa amin, hindi tumutugma sa pinag-aaralan. Pero ang galing ng Panginoon ang ibinigay niya to sa akin. Okay? So, sabi niya doon, puspos siya ng banal na espiritu. Pero sinabi sa 4, anong sabi sa 4? Magpahayag ka, tao. So, ibig sabihin, para natin ma-recover yung ating wealth o kung ano man ang hinihingi natin sa Panginoon, we have a part. Okay? May gagawin ka. Hindi to magic, hindi genie si Jesus na. Diba, mangyari? At ang sinabi din sa salita ng Diyos na unti-unti nilagyan ng balat, nilagyan ng litid, nilagyan ng laman. Bakit kaya dahan-dahan? Bakit kaya dahan-dahan? May mga pagkakataon, mga anak at mga kapatid sa Panginoon, hindi instant ang sagot ng Diyos. Okay? May mga kadahilanan ng Diyos, may mga pagkakataon, sinasabi ng Diyos, wait patiently. Okay? At sasagot pa rin ako sa iyong mga hinihiling, hintayin mo lang ang aking katugunan. Okay? Kaya lang, minsan nakakalungkot talaga, ang tao nagmamadali eh, magaling pa sa Diyos. May mas gusto pa nila kung ano yung kanila, kung ano yung gusto nila. Teka, ano ba yung dalang that's right na yung walis? O pandakot? Okay. So, daspan. So, sinasabi ng Panginoon, wait patiently. Meron isang kwento, dinig na to ng mga old, para sa mga kabataan. Nung daw nasa heaven na yung isang lalaki, may nakita siyang babae. Sobrang ganda sa paningin niya. Napakaganda. Sabi niya, Lord, sino yun? Sabi ng Panginoon, yan sana ang mapapangasawa mo kung naghantay ka. Oh. So, ano pang sinasabi? Wait patiently sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kung anong gusto mo ng Panginoon sa atin, wait patiently. Kasi hindi genie ang Diyos. Okay, na pag hiningi mo, yan na. Okay? May mga pagkakataon talaga, wait patiently. Hantayin nyo. Huwag tayong magmadali kung ano man yung kalooban na, kasi yun talaga napakaganda daw. Ang sabi dun sa story, sobrang ganda. Sa mga babae naman siguro, sobrang gwapo nun. Kaya lang, hindi mo inantay, kaya napunta sa'yo si Bakekang. Diba? So, ganun yun. Diba? Pag hindi tayo nagbubano, hindi natin natatanggap yung talagang the best para sa atin. Kaya, antay-antay, mga kabataan. Okay? Okay. Sa mga kananaya naman, kung may hinihingi tayo sa Diyos, antayin natin. Huwag po nating hanapin si Bumbay. Huwag natin hanapin yung ating mga kapitbahay na may kakayanang magpautang. That sometimes they cause you pain. Kasi akala nyo may pampautang, tinanggihan kayo. So, it cause you pain. Okay? Pero kung ang Diyos ang magbibigay ng kapamaraanan sa inyo, sundin ninyo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Okay? So, tama po ba yun? Tama. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sabi doon, sa 7, nagpahayag nga ako. So, anong ibig sabihin? Sumunod si Ezekiel. Nagpahayag si Ezekiel. Tulad ng utos sa akin ng Diyos, nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo
ang mga kalansay. Amen. So, nabuhay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid, laman, nabalot sila ng lahat, ng, nabalot sila ng balat. Ngunit, hindi pa humihinga. Okay. And then sa 9, sabi doon, sinabi sa akin, sinabi sa akin ni Yahweh, tao. So may part pa rin siya doon. Tao, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, ano sabi doon? Sabihin mo na pinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Amen? Praise God. So we need to do our part. May part tayo sa lahat ng mga biyayang dapat ay bibigay sa atin ng Panginoon. Hey! Huwag tayong maging huwantamad, nangangangan na lang na bumagsak kung ano man yung nakalaan sa atin. Hey! So, yun po yun. And then sabi sa 10, basahin po natin hanggang 10. Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami na parang isang malaking hukbo. Hallelujah! Palakpakan po natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Okay, so nakita natin doon, we have our part sa mga biyayang hinihiling natin sa Panginoon. At kinakailangan mo ideklara, so, ipahayag mo sa kaaway na ito ay akin. Okay? When we go to the airport sa ano 'yun tawag sa ko ang tawag do yung pinupuntahan mo doon bago pumunta sa hindi, yung nasa loob ka na ng terminal, yung papasok ka na doon sa ano, yung pinagbibigyan natin ng mga passport, isa immigration ba 'yun? O basta sige, 'yun na 'yon. You need to declare ano yung laman ng maleta. 'Di ba? At kung anong laman ng maleta, dahil ikaw ang may-ari nun, alam mo 'yon. 'Di ba? So how you can declare kung hindi mo alam kung anong laman ng maleta mo? So, ibig sabihin, kung ano yung pangangailangan mo, alam mo 'yon. Alam mo 'yon. And you declare it to the Lord and you declare it to Satan na akin 'yan. Hindi mo 'yan pwedeng pakialaman. Ay kukunin ko 'yan. To God be all the glory. Akin 'yan. 'Di ba pwede nating sabihin kay Satanas, "Hoy, wala kang karapatan. That's mine. Akin 'yan. Na mine ko na 'yan. Hindi mo na pwedeng kunin." Tama? So praise God. 'Yun po yung inaano sa atin ng Panginoon. Hindi natin pwedeng itusan ng Diyos. Do your part and the Lord will do His part. Hey, hindi mo pwede sabihin, Lord, ito yung gawin mo. Mahusay ka. Inutusan mo pa yung Panginoon mo. Diba? Kaya nga minsan na ano, nahihirapan tayo eh. Kasi pinagpipilitan natin sa Diyos na ito ang gusto ko. Ito ang gusto ko. Ito ang dapat mangyari. Nung nagpunta kami ng Baguio, nung first time ko nagpunta sa Baguio, alam niyo yun, nung galing kami ng pababa na kami ng Baguio, nung paakyat ng Baguio, sigsag kasi ang Baguio, diba? Sigsag yun. And mahihilo ka, masusuka ka kung hindi ka sanay sa biyahe. And then, talagang wilderness yung dadaanan. Hindi pa kasi ganyan kaganda yung kalsada before. Pagdating mo naman dun sa Baguio, makikita mo kung gaano kaganda yung Baguio. Ganun ang plano ng Panginoon minsan sa ating buhay. Lalakad tayo sa wilderness, but at the end of it, makikita mo yung tunay na biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen. Praise God. Amen po ba, Ate Weng? So, ganun po ang Panginoon. Kaya hindi na, we never question God. Kaya, kung sa palagay mo ngayon nahihirapan ka, declare to God. Declare to Satan. Release me from this pain. Remember this. God allows the trial, only trials. But the devil is the one who tempting us. Hindi kanya hahayaan na hindi ka matempt na magkasala. Hindi niya hahayaan na hindi niya iha-allow na magtuloy-tuloy ang magandang buhay mo. Sa time ng trials, andyan siya. Sa time ng pains mo, nandun si Satan para i-tempt ka na gawin ang hindi tama. Hey, pag nandun ka na sa parang, eto na yung dapat gawin, ano ba yung mga dapat gawin, sasabihin ng Diyos sa isip mo eh, kung ano yung dapat mong gawin. But, eto yung problema minsan sa atin, tao. Hindi tayo sumusunod kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi ang gusto natin yung natural way ng tao. Pero look at this,
ang Diyos laging gumagawa in a supernatural way. Kakaiba, kakaiba ang Diyos gumawa. Hindi yung iniisip mo lang, not your own logic. Okay? Hindi yung sarili mong logic kasi God works in a supernatural way. Okay? Kaya wag nating utusan ng Diyos ng mga dapat gawin. May mga kapamaraanan ng Diyos na hindi natin maunawaan. Pero doon pa rin tayo sumusunod. Kasi sometimes ito yung magandang daan. Pero sa dulo nito ay kamatayan. Di po ba? Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, laging may choices eh. Lagi tayong may choices. Ganun kabuti ang Diyos sa ating buhay. We have a choice. Ikaw ang pipili. Sabi doon, sa sinabi natin kanina sa Proverbs, yung tongue natin is pwede ang buhay, pwede ang kamatayan. So, ibig sabihin, ikaw ang pipili. Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Happies o kagalakan? Ano po ba yung gusto natin? Siyempre lahat tayo gusto natin kasiyahan, kagalakan, makagaganda sa ating mga buhay. Pero ang sabi dito, sumunod ka kung ano ang pinagagawa ng Diyos. At makikita natin dito na kahit sa isip siguro ni Ezekiel, paano ko yung gagawin? It's totally dry. Sabi dito, tuyong-tuyo. Totally dry. Yung mga kalansay. Pero hindi nagduda si Ezekiel sa Panginoon. Nang sinabi ng Diyos, sige, gawin mo to, sabihin mo. Pwede naman gawin ng Diyos na buhayin ko na, di ba? Pero hindi eh. Pero, bakit? Sabi doon, sa gayon, makikilala nilang ako, si Yahweh. Okay? Kung may pinagagawa ang Diyos na supernatural na sa tingin nyo kakaiba, isa lang ang gusto ng Diyos doon. Gusto ng Diyos na mag-glorify ang kanyang pangalan sa buhay nyo. Amen? Praise God. Yun ang Panginoon na ating pinaglilingkuran na sometimes hindi natin siya maunawaan. Hindi natin mataro kung ano yung gusto niya sa ating mga buhay. Okay? Pero ito po yung tama nating gawin. Sundin lang natin ang Panginoon. Sa lahat ng gagawin natin sa buhay, God gave us instructions. Okay? Listen to the instruction of God. Huwag kang bara-bara. Lagi ko sinasabi, huwag kang magmagaling. Ha? Kasi lahat tayo, minsan, may mga kanya-kanya tayong kagalingan, eh, no? May kanya-kanya tayong kahusayan. Ito yung sinasabi ng Diyos, sasabihin mo, hindi Lord, ito. Kaya nga, di ba yung sinabi ko nung nakakaraan na, minsan, may mga proseso ng pagluluto, pero ginagawa mo yung sarili mong proseso. Eh, ang gusto mong matikman, yung proseso na ginawa niya, ang gusto mong malasahan, pero ang ginagawa mo, yung proseso na gusto mo. That's why different taste. Magkaiba. Ganon din sa paggawa natin sa Panginoon. May mga permissive will, yes. May mga permissive will. Inaalaw ng Diyos yun. Inaalaw ng Diyos, makulit ka eh. Eh di sige, dumaan ka. Okay? Gawin mo. Ito yung pinapagawa ko, ayaw mo. Sige, gawin mo. Pero at the end of it, bitterness ang iyong makukuha. Okay? Kaya patuloy lang natin isaliksikin ang salita na kahit anong hirap ng ating dinaranas, we need to declare blessing. We need to declare, claim it. Ideklara mo, akin yan, Lord. Yung pagpapala niyan, Satanas, akin yan. Wala kang karapatan na kunin yan. Kung yan ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, do it. Sometimes, hindi talaga madali. Hindi madali na maniwala sa mga kapamaraanan ng Panginoon. Pero dahil sinabi ng Diyos, gawin natin. Okay? So sa buhay po namin, hindi talaga madali. Si Daddy, di ba yung lagi niyang testimony? Yung pagpunta niya sa iba't ibang bansa. And even now, grabe. Grabe po yung ginagawa ni Daddy. In one month, ilang state sa US ang napuntahan niya. Di ba? Samantalang, yung mga ibang nakatira doon, andun nagtatrabaho, pero hindi nila nararating yon. Sa loob ng isang linggo, tatlong state ang pabalik-balikan mo. Di ba? Last week, si Daddy nasa Las Vegas. And then, the next day, siya po ay nagpunta sa New Mexico. And then, after that, 1 week lang po to. After the next day, siya po ay dinala ng Diyos sa New Orleans. And now, siya po ay nasa Miami, Florida. And then, the next day, kung nabukasan, sa susunod na araw, siya po ay babalik sa Houston. That's the way the Lord works.
yung hindi natin sukat. Mayaman ba kami? May pera si Daddy? Hindi po. Sumusunod lang niya ang sabi ng Panginoon, sabihin mo ito. Gawin mo ito. Yan po ang ginagawa natin sa ating mga buhay. Inaangkin natin ang para sa atin. Lagyan natin yan ng ano, eto yung akin. Lagyan mo ng tanda at dapat alam mo na sa'yo yun dahil masamang mangangkin ng hindi sa'yo. Okay? So masamang mangangkin pag hindi sa'yo, huwag mong aangkinin. Okay? Dahil kahit anong claim mo, kahit anong declare mo, wala kang authority. Wala kang karapatan doon dahil hindi yun sa'yo. Okay? So yun po yun. Kaya nga meron tayong sariling atin eh. Huwag tayong mapaghangad. Okay? May mga pinapagawa sa atin ang Panginoon. Sa ating health, sino sa inyo may sakit? May mga nararamdaman sa katawan. Okay. Sakit ng puso daw. Okay, eto pag-usapan din natin yan. Pag-usapan muna natin ang sakit ng puso. Hindi po yung heart disease. Eto yung mga pains natin sa buhay. Okay? Na nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng pains ay tayo. Pero ito po yun. Sabi ng Panginoon, declare, di ba? Declare. Use your authority na mabawi ang mga bagay na ito. Okay? So, sinasabi yun ng Diyos. Kaya ano ang dapat mong gawin? Huwag kang magmukmuk. Huwag kang magmukmuk. Kung ano, di ba? Sabi ng Panginoon eh, gumawa ka. Gumawa ka. Gawin mo ang dapat mong gawin. Okay? Bakit? Bakit tayo minsan, lalo sa mga kabataan, bakit kayo nagiging in pain sa pagdating sa emosyon? Kasi po, may ayun, nakita ko, may kasamang iba, may kausap. Grabe. Praise God, di ko yung naranasan. So bakit? Bakit nagiging ganun? Kasi matigas ang ating mga ulo eh. Diba? Aga-aga pa, nagnonobyo, nagnonobya na kayo. Kuya, bababa ko muna to. Manguuntog muna ako. Kaya nyo na ba? Kaya nyo na bang magpakain? O, tahimik muna. Husay-husay nyo, bababa ko na pag-uuntog-untogin ko yung mga kabataan na yan. So bakit? Bakit kayo nasasaktan? Kasi hindi pa nga oras. Hindi pa yan dapat. Tapos, iiyak-iyak kayo sa kwarto nyo kasi nasasaktan kayo. Oh. Bakit kayo nasasaktan? Sabi ng Panginoon? Oh, teka. Huwag masyadong mahaba. Ang saya-saya nyo naman eh. Sumasobrang saya. Okay, makinig kayo sa sinasabi ng Panginoon. Makinig kayo, and I know it is a pure words of the Lord. For you, young people po muna. Mamaya na tayo mga nanay, tsaka tatay. Okay. So, ano, tapos iiyak-iyak tayo, iiyak-iyak kayo dun sa bedside nyo. Okay, di ba? Tapos, hindi na kayo mautusan ng magulang nyo. Okay, pati magulang nyo, dinamay nyo sa kalokohan nyo. Dapat, hindi naman sila, ikaw ang gumawa noon eh. Okay? Pero eto yung sabi. Anong sabi? Gawin mo kung ano ang nararapat. Yung instruction ng Diyos sa'yo, eto yung gawin mo. At alam ko kung ano yung pinagagawa ng Diyos na tama sa'yo. Kasi you need to declare eh. Kailangan mo i-declare, Lord, sige, kung hindi siya ang kalooban mo, I will let him go. Diba? I will let him go. Hayaan ko na siya, Panginoon. Kung ito, let him go. Go. Okay? Sabi ni Kuya, let her go. So, kung yun ang pinapagawa sa inyo ng Panginoon, alam ko na may gagawin ng Diyos. And then, tell to God, Lord, dinideklara ko na anuman yung pain na nararanasan ko ngayon, tatanggalin mo. Diba? And God can do it. God can do it. Natatandaan yung testimony ni Daddy na nagka-boyfriend ako ng iba. Pero ang sabi niya sa Panginoon, Lord, kung kalooban mo siya, hindi mo tatanggalin anuman ang nararamdaman ko. Pero kung hindi mo siya kalooban, aalisin mo. Diba? Pero dahil kalooban kami ng Diyos, di hindi tinanggal at eto kami ngayon, mag-asawa na. O, diba? O,
Ay! Grabe naman. O, wag masyado masaya, wag masyado masaya. Makinig muna tayo sa pinasasabi ng Panginoon. Pagpasensya niya mga kananayan at mga katatayan, mamaya po yung sa atin. Okay. So yun yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Let him go. Allow me to work with you. Hayaan mong ako ang gumawa. Ay parang kayo na lang kaya kayo dito. So, hayaan mong makagalaw ng husto ang Diyos sa buhay niyo. Huwag niyo sabihin kabataan kayo. Naalala ko ngayon sa kwento ni Kuya kay Daddy Bishop. Sabi niya, kasi lahat ng mga nagte-testimony daw dati, laging sinasabi, ako ay magnanakaw, ako ay lasenggo, ako ay manunugal, basta gambling lord. Pero binago ako ng Diyos. Pero ang gusto nating makita, yung mga kabataan na kahit hindi naka-experience ng mga pangit na ganun, ay magte-testimony pa rin because I walk sa holiness ng Panginoon. Di pa tapos. Because I walk sa holiness ng Panginoon, eto po ako ngayon. And makikita nyo, how blessed am I because I do right in the eyes of God. So yun po yung dapat natin. Kaya mga kabataan, huwag mong sabihin dahil kabataan kayo, dahil we don't know yung ano yung bukas. Hindi natin alam na kung ngayon hindi mo aayusin ang buhay mo, and then sasabihin mo sa susunod na lang pag ganitong panahon, hindi mo alam mamayang gabi, kukunin ka na. Kasi wala, ngayong panahon ito, wala sa edad ang kamatayan. Hey? Hindi po ito pananakot, ito ay katotohanan. Dahil nangyayari ito, di po ba? Kaya, mga kabataan, huwag tayong chill-chill pagdating sa harap ng Panginoon. Do what is right in the eyes of God. Okay? Huwag tayong magmadali. Baka magaya kayo doon sa nandun sa heaven na sana ang pogi-pogi or ang ganda-ganda. Kaya lang, hindi ka sumunod. Kaya, ano, silamok ang nakuha mo. Kilala niyo yun, silamok? Yung si Wamos ba yun? So, yun, yun ang binigay sa'yo. Kaya tuloy, kasi hindi ka na sumunod sa kalooban ng Panginoon. So, let's wait. Pero kung blessed single naman, I know the Lord will give you joy pa rin sa pagiging blessed single. Okay? So, sa mga kabataan po ito, sino naman sa atin, yan po yung sa pain, sa ating mga emosyon. So, pwede nating ideklara, Lord, tanggalin mo to sa akin. Pwede mong ideklara because you have the authority na paalisin anuman yung sakit na nararamdaman. Ako po, nag-menopause ako eh. Ganun talaga, nagtatalo talaga yung evil at saka yung angel sa isip mo. Alam niyo, may mga gusto kang gawin na hindi dapat, but because of God in my heart, nananalo talaga yung salita ng Diyos. Yung conviction sa akin ng Panginoon is grabe na may mga gusto akong gawin na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, pero naandun talaga yung conviction ng Panginoon sa akin. Eto anak, dahil eto eh, eto dito pa rin ang gagaling kung ano yung mga sinasabi sa akin ng Diyos at ipinaaalala niya. Kaya wag lang kayong makinig. Kailangan nating nagbabasa nito. And the power of God na nandito, ito ay mangyayari sa buhay niyo. Okay? Kasi ang kasalanan talagang mai-enjoy mo yan. Kung hindi ka spirit-filled, mai-enjoy mo yan. Pero yan po ang panandaliang saya. Yan ang panandaliang aliw lang. Okay? Mai-enjoy mo yan ngayon, pero in the future, pain ang kalalabasan yan. Di ba? Yung magandang daan, pero at the end of it, is death. Okay? Kamatayan. Kamatayan ng kaligayahan mo. Kaya nga may mga mag-asawa na hindi nagiging maayos ang pamumuhay because hindi nila naantay yung right timing. Pwede naman sila ang kalooban ng Panginoon. Naniniwala ako. Pero there is always a right time. Right timing. Okay, so yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon para lalo sa mga young people. Sa mga may karamdaman in health, sa atin namang health, we can declare to the devil na ang kagalingan pwede nating hingin sa Panginoon. Devil, I resist this disease. In the name of Jesus, go to my feet. At pumunta ka kung saan ka nararapat. Pwede nating hilingin yun sa Panginoon kasi walang imposible sa Diyos. Sino man ang may karamdaman sa mga oras na to?
Ang cancer hindi hindi kayang pagalingin ng tao, pero ang Diyos kaya niyang pagalingin. Ako buhay na testimony how God heals me sa sakit sa puso. Kaya hindi yung sakit na pusong pinag-uusapan natin kanina, it's a literal na sakit sa puso. Di po ba? At the age of, basta second year high school ako noon, nagkameron ako noon. Pero thank God, kung dati, sabi ko nga sa inyo, paluin nyo lang ako ng tilapia, mahihimatay ako. May nabagsak na bote, nahihimatay ako. Nauuna pa akong mabasag kesa sa dun sa bote. Ganun po ako noon. Hindi ako pwedeng maglakad ng malayo kasi mahihimatay ako. Hindi ako pwedeng maging masayang masaya kasi nahihimatay ako. Pero for God's glory, hiningi ko sa Diyos ang kagalingan kasi kakaiba yung sakit ko noon eh. To God be all the glory. Yung sakit na yon, lumulutong yung wall ng aking puso. Lumulutong. Ang sabi ng mga doktor, ano daw yon, sakit ng mga matatanda. So hindi ako pwedeng uminom ng gamot dahil kontra dun sa aking edad, yung gamot na dapat kong inumin. Pero alam nyo, mas magaling yung healer ko. Ang Diyos ko na aking pinaglilingkuran, siya ang aking naging manggagamot. Walang gamot, kundi ang panalangin at pag-declare ng kagalingan. I use the authority that the Lord has given to me na angkinin yung kagalingan na ibinigay sa akin. Buhay na testimony po ako. Kaya sinasabi ko nga sa akin, walang sakit-sakit eh. Kasi nakita ko ang Diyos. Nakita ko ang Diyos. Kung paano siya kumilos. Kaya kung gusto niyong makita ang Diyos, kasi nga, di ba sabi ng Panginoon dito, bibigyan ko kayo ng hininga, bibigyan niya ng laman. Anong kadahilanan? Bakit niya yun gagawin? Para mag-glorify ang pangalan ng Panginoon. Bakit niya ako pinagaling? Para mag-glorify ang pangalan ng Diyos. Paano kanya patatatagin? Gawin mo kung paano ang pinagagawa ng Diyos. Listen to the voice of the Lord, to the instruction of the Lord, and then you will see how God will glorify in your name. Yun lang po yun. Walang imposible sa Panginoon, anumang karamdaman. Okay? Kaya hindi po ako ano eh, kahit sa hospital ako nagtatrabaho, talagang sa Diyos ako nangangapit. Hindi ako para, tawag doon, hindi ako lagi nakadepende sa gamot. Hindi kami lagi nakadepende. Yung family namin, paracetamol lang kahit anong klaseng sakit, paracetamol lang po ang katapat nun sa amin. At ang panalangin, ang pag-angkin ng kagalingan galing sa Diyos. So kung sino man may karamdaman, walang imposible kahit cancer yan. Okay? Kasi yun yung mga sakit na binayaran na ng Panginoon, ng stripe ni Jesus, na hindi kayang pagalingin. Yung mga karamdamang hindi kayang pagalingin, bayad na yun ng mga ng salatay at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Binayaran na niya yung mga yun. And pagdating naman po natin sa finances, eto tayo. Kasi wealth ang pinag-uusapan. Sinong gusto yumaman? Power. Sino pong gustong yumaman sa totoo? Amen. Sino pong gustong yumaman? Okay, gawin natin kung ano ang pinagagawa ng Diyos. Ano pong sinasabi ng Panginoon? Ano pong utos ng Diyos sa atin sa Malachi 3:10? Sige, kayo po yung pababasahin ko niyan pag nabilisan ni Ate Alicia yung pagpapakita sa inyo. Okay, Malachi 3:10. Sige nga po, basahin natin. 1, 2, 3, go! Praise the Lord. Ano pong sabi ng Panginoon? If you will bring your tithes and offering into the house of the Lord, ano po ang sabi dyan? He will open the windows of heaven. Bakit po windows? It means maraming blessing ang papasok sa atin. Meron ka kasing gagawin. Do your part. Hindi yung gusto mo ng biyaya, gusto mong pagalawin ang kamay ng Diyos, ikaw hindi mo naman ginagawa yung iyong dapat gawin. Di po ba may susi? Para saan ang susi? To open.
to open the door, to open the windows. Di po ba? At hindi mo bubuksan yung door or yung window kung hindi mo ipapasok yung susi. Kung hindi ka gagalaw. Kung hahayaan mo lang siya na nandyan. Kaya kung gusto nating mabuksan ang biyaya sa ating mga buhay, madeklara na natin na atin yan, do your part. Ito lang yung tinusabi ng Diyos, try me in this eh. Diba? Sinasabi ng Panginoon, try me in this and you will get all the wealth that you want na binibigay sa'yo ng Panginoon. Okay? Hindi tayo matutuyuan. Sabi ng pinag-aralan natin last week, our barn will never be runs dry. Hindi matutuyuan ang ating mga kamalig. Hindi matutuyuan ang ating mga bank account. Hindi mawawala ng ating mga palabigasan. Okay? Yung ating ref, laging mapupuno ng mga fresh. Okay? Lagi yan mapupuno kasi sinusunod natin ang sinasabi ng Panginoon. Yun po yung hindi ko, for God's glory. Kasi ang talagang sinasabi ko sa Panginoon lagi, ayokong magkakasala. Kaya nga pagka may mga blessing ka, si daddy, magkanong ano mo, eto tithes mo, ganyan. Kasi hindi lang, pag nag-offering ako, hindi lang po yung offering na gusto kong ibigay. Talagang meron akong, kung 10%, dapat may 5% ako para sa offering. Ganun po yung ginagawa ko. And more than that, Ate Weng can attest on that. Hindi ko yung pinagmamalaki. Gusto ko lang i-testify sa inyo kung ano yung gagawin ng Diyos kung susunod tayo. Yun po yung susi sa finances. Okay? Kasi isipin mo, kasi wala ako nito, mawawalan ako nito. Pag yun ang inisip mo, mawawalan ka talaga. Pero pag ibinigay mo sa Diyos ang para sa Diyos, higit pa para sa inaasahan mo. Okay? High school pa lang ako nang natuto kong ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Kung na mga panahon na yon, maliit pa lang yung offering ko kasi maliit pa lang yung na... Pero yung talagang para sa Diyos, hindi yun nawawala. Kasi di ba tinuturo nga ni Daddy, pag nagbigay ka ng tithes mo pa lang yun. Hindi ka pa nagbibigay. Yung offering mo, kasi ang tithes po is pay eh. Bayad mo pa lang yun. Okay? Binayad mo pa lang yun. At wag nating nanakawin yun. Bakit? 7 times mo yun ibabalik pag ninakaw mo. Di ba? Kung halimbawa, 7 piso lang yung pera mo, yung iyong tithes, pagpalagay 20 kasi pang-load. So 20, Lord, kukunin ko muna to kasi magpapa-load ako, dodoblihin ko sa isang linggo. Hindi po, nagkakasala kayo. Bakit? Dapat times 7 yon. So ibig sabihin, sa halip na 20 lang ang ibibigay mo, magiging 140. Tama ko ya? 10% o pip? 1 fifth ba yun? 1 fifth. Okay? So ibig sabihin, madodobli pa yun. Sa halip na yun lang 20 times 5. So magiging magkano yun? 0.20? So 1 fifth. So magkano nga yun? So 20 pesos mo magiging 100. Times 5 eh, 0.05. O sige, saka na natin pag-usapan ulit yan. So sa mga susunod. So ganun, ibig sabihin madodobli pa. Dahil kinuha mo. Kaya dahil kinuha mo pa, kaya wag natin yun nanakawin. Ang word ng Lord is nanakawin. Hindi basta hiniram. Pag kinuha mo yun, ninakaw mo na yun. Okay? Kahit isoli mo pa yun, nagnakaw ka na. Eh, parang yung magnanakaw, kinuha ang cellphone na convict, ibinalik. So, nagnakaw ka pa rin. Diba? Kagandahan nga lang, binalik mo. Binalik mo pa rin. So yun, meron tayong dapat do your part para maging wealthy tayo. Before you declare, you need to do your part. Nang sinabi ng Panginoon kay Ezekiel, na sabihin mo to, ginawa ni Ezekiel, sinabi niya, and God glorify sa ginawa ni Ezekiel. And sa mga sumunod na talata, makikita anong nangyari? Nabuhay yung mga dry bones. Nabuhay sila at naging panlaksa-laksang army sila, katulad ng laksa-laksang army. So kung susunod tayo sa Panginoon, laksa-laksang biyaya ang ating tatanggapin. Hey, know your authority. Hey, huwag kang magmukmuk sa iyong problema. Hey, tatawanan ka ng Diablo, sasabihin ng Diablo sa iyo, yeah, hindi niya kasi alam ang kanyang karapatan. Kaya siya nagmumukmuk. Okay? Kaya siya gumagawa ng masama kasi hindi niya alam ang kanyang karapatan. Know your God.
and know your authority and declare kung ano ang nararapat sa'yo. Okay, declare it. Get it from the Lord. Get it from the devil. Kung ano yun sa'yo, kunin mo. Pag kung anong ninakaw ng Diablo sa'yo, kunin mo. Kunin mo by force. Kunin mo by force. Kasi ang kaaway, hindi niya yan basta-basta ibibigay sa'yo. Kung anong meron ka. So ano, it means ng by force. Gamitin mo ang authority na binigay sa'yo ng Diyos. Gamitin mo kung anong pinagagawa sa'yo ng Diyos. Mabubuhay lahat ng dry sa buhay mo. Dry ba ang spiritual mo? Dry ba ang finances mo? Dry ba ang emotional mo? Dry ba ang iyong ang health mo? Hingin mo sa Panginoon yun. Declare it na anuman yan na hinihingi mo sa Panginoon, use your mouth, napakadali. Dila mo lang ang gagamitin mo. Diba? Isang pagsunod and then use the weapons that the Lord has given to you. Yung tang mo lang ang gagamitin mo to get the wealth that you have. To get the wealth that the Lord prepared for you. Gagamitin mo lang yung tang mo, isang pagsunod. Anong mahirap sa pagsunod? Okay? Nagiging mahirap lang ang pagsunod dahil gusto nating sundin ang ating mga gusto, yung ating mga kalooban. Kaya nga, nakakaranas tayo ng mga pains sa buhay. Hindi ko sinasabing perfect ang buhay ko, pero alam ko kung hindi ako sumunod sa Panginoon, mas worst pa ang nararanasan ko sa ngayon. Okay? Kaya I thank God kasi nararanasan ko to dahil sumunod kami sa Panginoon. Nothing to brag. Wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kasi lahat naman ang meron ako, lahat ng meron kayo, galing sa Diyos yun. Okay? Sumunod ka lang sa Panginoon, ibinigay sa iyo yun ng Diyos. Naaagaw ng kaaway dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Okay? So, ni-restore ng Lord ang Israel. After that, i-restore din ng Diyos ang buhay mo. Ano ba yung hinihingi mo sa Panginoon? Maiaayos siya ng Diyos sa buhay mo. Kakulangan sa financial? Kakulangan sa kagalakan? Kalungkutan ba? Nalulungkot ka? Gusto mong magmukmuk? Hingin mo sa Diyos yung joy. Diba? Kasi a merry heart, do it like a medicine. Yun ang sinasabi ng from Proverbs. Kung lagi tayong masaya, kahit walang pera, nakikita yun sa ating mga panlabas. At mas mahalaga yung kagalakan ng puso. Yung joy ay mas mahalaga kesa pera. Amen? Kaya, gamitin mo yung authority. Know your authority and declare it. Alamin mo kung ano ang iyong karapatan at ideklara mo kung ano man ito. Okay? Pero ang sabi dito, kinakailangan puspos tayo ng banal na Espiritu. To God be all the glory. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po tayong tumayong lahat. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Patuloy po tayo sa ating sa presensya ng Panginoon at tayo po ay patuloy na manalangin sa ating Diyos na buhay. Pasalamatan kung ano ang mga narinig natin sa mga oras na to. Hallelujah. Yes, O God, we give you all the glory, Lord. We give you all the honor, O Jesus. Sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, sa araw na to, Panginoon Diyos, binibalik namin sa iyo ang kapurihan, O God. Lord, I pray na anuman ang marinig muli, ito ay maging buhay, Panginoon, sa bawat isa. Alamin namin kung ano ang aming karapatan, Panginoon. Gawin namin kung ano ang karapatan mo sa ang kalooban mo sa aming mga buhay, O Lord. And I know, hindi mo kami bibiguin kung kami ay susunod sa iyo, God. Kaya pa, Panginoon Diyos, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang bawat isa. Walang bata, walang matanda sa lugar na to na hindi natatanggap ang mga salita mo, O Lord God. Lahat yun, Panginoon, ay makakanta nila lahat ng pagpapalang para sa kanila kung sila ay susunod sa iyo, O Lord. Kaya po, Panginoon, maraming salamat, Panginoon Diyos. At ikaw ang patuloy na mapapapurihan sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. The weapon may be formed, but it will rise.
vengeful, we won't prevail. For the God I serve knows only how to triumph. And my God will never fail. Yes, I know. And my God will never fail. I'm gonna see the victory. Come on, let's just declare this morning. I'm gonna see. If you know your authority, you will see this. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna see. I'm gonna see your victory. I'm gonna see it. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. We're going to use the authority of the Lord. There's power in the mighty name. There's power in the mighty name of Jesus. Yeah, yeah. Everybody wishes he will. Walang laban na hindi mo mapagtatagumpayan. I'm not backing down. How this story ends. I know how this story ends. Yeah. Come on, church. Let's just declare it. I'm gonna see. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see it. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see it, Lord. I'm gonna see your victory. How? Somebody worship the Lord this morning. For the battle, I sense the victory of the Lord. I'm gonna see it. I'm gonna see the victory. I'm gonna see your victory. For the battle. For the battle. This is for you, church. This is for you, guys. You take what the enemy. You take what the enemy. Come on. Come on. Come on, church. You turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. And you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. You take what the enemy meant for evil. You turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. You take what the enemy meant for evil. And you turn it for good. Church. Sige, tingin ka sa kanan, tingin ka sa kaliwa. At pakisabi sa katabi mo, kapatid, you are born to be victorious. Amen? Amen po ba? I will leave you here before we continue to sing this song. Dalawa lang naman yung kingdom sa mundo. It's God and the enemy, si Satan. Dalawa lang yung authority meron sa mundo. It's God and Satan. So, it's upon us kung kanino tayo magpapagamit na authority. But once you become a born-again Christian, I believe so. Pag naging totoong born-again Christian ka, you have the authority of the Lord Jesus Christ. Hello? Again? Kanina? Ito yung talagang kumuha ng gusto ng attention ko sa verse. He was carried away by the Spirit. Church, let us not be carried away by our emotions. Let us not be carried away by our feelings, carried away by your thoughts, but you have to understand we have to be carried by the Spirit of the Living God. For us to declare the wealth, para maging legal to sa mundo, kailangan natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ngayon, this morning, this will be a spiritual gesture right now as we sing this song. Okay? Lahat ng ninakaw ng kaaway, pero bago yon. Pwede po bang ideklara muna, hawak kamay, peace, peace, yung peace na kasarado, at sabay-sabay nating isigaw, I am victorious. I am victorious. I am more than conquerors. I am more than conquerors. I am blessed. I am blessed. And I am anointed by God. And
Do you believe on that, church? Kaya ngayong umaga, isiset na natin ngayon, alright? We're going to set our spiritual gesture. Ano man ang ninakaw ng kaaway, ano man ang ginawa ng kaaway sa'yo, tapos na yan ngayong umaga, sapagkat you're going to take everything by the authority and declare in the power of the Lord Jesus, you take what the enemy Controlamos Holy Spirit. You turn it for good. You have to roar like a lion. You take what the enemy Satan is defeated. Satan is defeated. You turn it for good. You take what the enemy. You take what the enemy. And you turn it for turn good. Turn it for good. You turn it for good. You turn it for good. For good. Cause you take what the enemy meant for evil. And you turn it for good. You turn it for good. You turn it for good. Break every walls. Break the work of the enemy this you morning. You take what the enemy meant for evil. And you turn it for good. You turn it for good. This is not emotion, church, but you sense the anointing. How many sense the power of God? How many sense the anointing of God? Guys, church, huwag kayong magkakamali at huwag kayong magpapadaya. Sapagkat yung kapangyarihan yan ay nasa sa atin na sa pamamagitan ni Kristo Jesus. This morning, I want you to roar like a lion because you're not a rabbit. Hello? You're not a rabbit. You're not just a dog. But there is a lion inside of you. Alright? As a count of three, habang nagpiplay yung music, destroy all the works of the enemy and claim whatever you want to claim in the name of Jesus. Are you ready, church? Uulitin ko ulit. Pagbilang ko ng tatlo, basagin nyo lahat, wasakin nyo lahat ng gawa ng kaaway. You've got that power. Then declare, receive whatever you want to receive it. Are you ready, church? Church, stand up like a lion. Roar like a lion. For the lion of Judah is here. In one, two, one, two. Let's go. Pentorobo. Jesus. Claim it. Thank you for the business. Thank you for saving my family. Sin is broken. Sin is broken. Come on. Somebody must roar. Somebody must roar. Can't up, 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 up. Can't up, 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 up. The anointing is here. You take what the enemy. You take what the enemy meant for evil. Yes, let the sound be heard. Let the sound be heard. The lion of Judah is here. Come on, church, declare whatever you want to declare. Yes! Yes! In Jesus' name! Yes! In Jesus' name! Come on, sendo! Come on, sense the Spirit of God! He's offering the place! He's offering the place! Come on, come on, Holy God, receive your healing now. Receive the salvation of your family. Receive the blessing. Receive the business. This is not emotion, but you sense the anointing, the power of God. Come on, say. Como se?
Yes! 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 God! God! Oh God, oh God, oh God. Thank you, Jesus. Jesus Christ. Maker, miracle worker, and the promise keeper. That is who you are. That is who you are. Oh, way maker. Way maker. Light in the darkness. That is who you are. Oh my God. Miracle work, promise keeper. Light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker. Miracle work, promise. Come on, church! Let's just worship Jesus! Ah, that is who you are! Waymaker! Waymaker, miracle worker, promise keeper, not in the darkness! My God, that is who you are! That is who you are! Waymaker! Waymaker, miracle worker, promise keeper, not in the darkness! My God, I will end here! The Spirit of God is here! Pero pumunta ka dito sa lugar na ito, meron kang iniiling sa Panginoon, napaka-imposible. Lift your hands. Hey, again, huwag kayo mag-task, hindi nyo naiintindihan ha. Pero pumunta ka dito, meron kang iniiling sa Panginoon, napaka-imposible. Imposible yung mangyari, parang sa tingin mo ang hirap sa'yo nito. Pero God will gonna do it. Lift up your hands kung ikaw yan. Let's just sing the bridge right now. Even when I can't see it. Even when I can see. Come on, lift your hands. Only believe. Only believe. Never stop. Nothing is impossible with the Lord. Never stop. You never stop. I'm just declaring. Even when I, yes, God is blessing you. Even when I don't feel it's working. Never stop. You never stop working. Even when I don't see it. Even now, when I don't see it to work it. Even when I don't feel it to work it. You never stop, never stop working. Even when I don't see it to work it. Even when I don't see it to work it. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, never stop working. You never stop, never stop. For the last time, even when I don't see it to work it. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, never stop working. You never stop, never stop. Way maker, miracle worker. Oh, that's the touch of God. That is who you are. That is who you are. Way maker, miracle worker. Promise keeper, light in the darkness, my God. For the last time, we declare it's the way maker. Promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Lord, we thank you. Sapagkat yung katotohanan, kami po'y higit sa mananagumpay. Lord, we thank you. Sapagkat kami po ay pinagpala na ng gusto. Lord, salamat po. Dahil naniniwala kami sa takdang panahon at tamang panahon mo, ang lahat ng pangangailangan namin ay already provided sa aming mga buhay. Today, in Jesus' name, I declare, wala kang lingkod, wala kang anak na pagkukulangin. Ang mga maglilingkod ng totoo sa iyo ay pagpapalain. Ang mga lingkod maglilingkod ng totoo sa iyo ay magkakaroon ng pabor. Ang lahat na maglilingkod ng totoo sa iyo, makikita ang mga tanda at himala na nagbubula sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat naniniwala po ako, for such a time of this,
this is the right person. We are the right person in the right time and in the right place para ideklara ang iyong authority at kapangyarihan sa mundong ibabaw na ito. Lord, we believe that you've given this authority and power just to glorify the name of your Son, Jesus. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, for your move this morning. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian, parangal, kapangyarihan, at ang aming mga buhay. Sama-sama po nating itaas ang ating mga kamay at sabay-sabay po nating isigaw, all glory. All honor, all power, all praises, and all worship, and all thanksgiving belongs to Jesus Christ, and everybody says, Amen. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same.